Ito po yung prutas na tambis. Mga batang 90s dyan, alam nyo to. Oh, sa'yo, mga yung nagkakamera ko, mga ka-prom D, bibigyan ko. Tululaway na siya eh. Hello mga ka-prom D. Ngayon, nandito po ako sa taas ng bahay namin. Nagdidilig po ng halaman dahil hapon na. Ako sa hapon-hapon po, nagdidilig po talaga ako dahil sobrang init na kasi natutuyo na po yung mga halaman ko. Nasira pa yung hose, kaya yan. Ano-mano lang yung pagdilig natin dito. At nakita niyo po mga ka-prombie yung aking mga halaman. Marami po yan, mga balat lang, gulay. Dahil limited lang po yung lupa at yung space po natin. Kaya yung mga balat po ng gulay, yan po yung tinatanim. Nilalagay ko po dyan sa pasok. At isa rin po sa dahilan, para hindi rin po agad-agad matuyo yung lupa. Tingnan nyo po yung aking bell pepper. Isang paso lang po ito, pero ang dami na po niyang bunga. Ayan, so meron pa siyang mga bulaklak. Ito pa. So ito po yung nilagay ko, yung mga balat lang po ng mga gulay. Para po, dagdag po pataba. Hindi naman po siya mapapano dyan. At madidecompose po yan agad dahil mainit nga po dito sa taas. At tingnan nyo naman, mataba po yung itsura ng halaman. Ganun din po dito sa talong. Yan. Ito nga may bunga na rin, oh. May bunga na yung talong. Kagana naman kasi dito sa init. Kaya, ayan. Kagana to sa init dito sa taas. Kaya, talagang yung itsura nila. Green na green yung kanyang dahon. Yun lang po mga ka-prom, di mahirap yung mag-delay kasi na sa baba pa yung tubig. Ito naman yung kalamansito. Ito pa, no, meron pa rin siyang mga bunga, mga pausbong. At dami ko na rin dyan na harvest. Diskarte lang pag sa bahay. Ito kasi mga ka-prombie yung sa taas namin. Marami kasi siyang mga ilaw sa gabi. Kaya magtataka kayo, mayroon siyang mga ganito. Lunch po lang. Ito po yung solar light. Solar Christmas light actually. Kasi hindi na namin tinanggal kasi layak naman. So, kadagdag din siya sa... Nakaka-relax yung paggabi kasi may kumuputi-puti tap dito sa taas. At ito nga pala mga ka-prombie yung mulberry. Ayan o, meron na po siyang bunga. Lagi ko rin sa dinay-diligan. Ayun pa sa dulo, may bunga pa siya. Ang taas na nga niya, baka sa susunod ng mga content ko, yan, ma-harvest ko na yung bunga niya. At mga ka-prombie, magmerienda muna tayo, mag-snacks tayo nito. Ito po yung prutas na tambis. Mga batang 90s dyan, alam nyo to. Ito po yung tambis or yung cherry apple. So, bira lang kasi nabibili yan sa palengke. Nakakita po ako at bumili po ako ng 1 kilo. Ang sarap po nito, isaw-saw sa suka. Ayun, tinagat ko na. Ito po yung mga merienda ng mga batang 90s. Sa hapon, prutas. May bagoong din. Try ko sa bagoong.
Miss? Alam niyo po yung balat ng mayabas? Yung juicy na part? Ito po yung lasa niya. Sarap. Lalo sa bagoong. Bagoong. Dahil ngayon po summer na, sobrang init na rin, nawala na yung lamig. Kaya madalas, lagi ako nagdidilig ng halaman dito kasi lantana po yung ibang halaman ko. Nagkakamera ko mga ka-prom D, bibigyan ko. Tululaway na siya eh. Anong lasa? Wow! Sarap! May langgam? Suka. Wow! Meron siyang buto oh. Baka pwede siya itanim. Tambis. Familiar po ba kayo mga kaprombi? Bihira po kasi sa palay hindi ito nabibili. Or sa mall, bihira lang din. Wala akong masyadong wow! Dito sa mall. At dito na lang po mga kaprombi. Maraming salamat sa panonood sa aking video mga kaprombi. See you again next time. Thank you for watching. Bye-bye.